Jerry Baja at Anthony Taberna sa 2x2. Saalingan natin si General... Secretary General... Secretary General pala. Si Congressman Toby Tiangco ng Navotas. Congressman, magandang umaga po. Yes, magandang umaga, Katunying, at magandang umaga, Jerry. Opo. Congressman, unang-una po, kayo po ba nalapitan ng INC para po lakarin ang acquittal ni Corona? Wala akong katotohanan yan. Kaya nga, nabasa ko yan. Pangalanan na natin yung dyaryo dahil yung dyaryo yun, sa tingin ko, first of all, they're not practicing responsible journalism. Number two, tingin ko, medyo biased sila. No? Alam niyo naman ako, diretsahan ako magsalita. No? Yung dyaryo yan, yung inquiry, medyo biased. Mm-hmm. Para doon sa conviction ni Justice Corona. No? Mm-hmm. Masasabi ko lang, naglabas sila noong Sabado ng news article, headline pa ho, sinasabi na yung INC naglalabi para sa acquittal ni Corona. Ngunit, wala naman silang source. Ang sinasabi nila, unnamed source. Mm-hmm. No? At ang di umano'y dinalapitan ay yung mga miyembro ng una. So, nung nabasa ko yun, ako'y nagpadala kagad ng statement na sinabi kong hindi totoo na dinalapitan yung mga miyembro ng una. Dahil ako ho ang sec dyan. So, alam ko ho yan. At kinausap ko ho yung mga leader ng una. Kinausap ko si Presidente Estrada. Sabi niya, walang lumalapit sa akin. Kinausap ko si VP Binay. Sinabi sa akin niya, walang lumalapit sa akin. So, nagpadala ako ng statement, official statement, na walang lumalapit sa amin. At sabi ko nga, sana naman kung meron kayong source at lumitaw na ako, nagsalita na ako, nagpakita na ako ng mukha, may pangalan yung statement namin na tinatanggi, ilabas nyo naman kung sino yung nagsasabing naglalabi yung INC, whether sa una o sa ibang mga senador, di ba? Kasi hindi ko alam bakit nila tinatago yung source. Hindi naman to kaso ng tinuro mo yung isang fugitive na nagtatago. Yan, pwede yung isang journalist can hide his source, di ba? Dahil malalagay sa alanganin yung buhay. Mm. O ikaw ay magtuturo ng isang mamamatay tao, pwede mo itago yung source. Mm-hmm. Pero itong source nilan to, baka pinsan to ng small lady, pinsan ng nag-iwan nung envelope dun sa gate, pinsan nung nagsasabi ng kwentong kutsero, di ba? Tapos ang masakit pa nun, hindi nila linabas yung statement ng una doon sa pahayagan nila kahapon. Ah, diba? So I think it is very biased. Buti pa ibang dyaryo, linabas. Pero yung statement namin, dapat ba binigyan man kami ng equal space to deny the allegation, di ba? Pero kayo hamon ko, nailabas nila kung sino yung source nila. Pero okay. Taga muna, kayo, hindi naman namin kayo pinanghuhula, ano? Pero ano po ba ang pakiramdam po ninyo? Bakit po ilang araw bago humarap si Corona sa impeachment trial, ito po, lumalabas po yung ganitong klase ng balita? Yun na nga, sinabi ko sa iyo, diba? Ako naman very straightforward. I think medyo may pagkabayas, no? At syempre, kung may pagkabayas ka, pre-empt mo na. Gumagawa ka na ng dahilan, diba? Na para sa mata ng publiko, medyo linalason mo yung mata ng publiko. So, ano po ang epekto nito sa tingin po ninyo sa ating pong mga senator judges, kung ang tingin niyo pinipreempt po yan? Wag na siguro muna sa bayan. Linalagyan huli na ng pressure, diba? Sila ang naglalagay ng pressure. Sila ang naglalabi. Mm-hmm. Hindi yung INC ang naglalabi for the acquittal. Mm-hmm. They are indirectly trying to influence the votes of the senator judges, diba? Doon sa article nila na yun, diba? Parang nilalagyan nila ng pressure ang mga senator judges na para patunayan na hindi sila bumoto, assuming na bumoto sila for acquittal, they are trying to put pressure na para yung mga senator judges will have to prove na hindi sila bumoto dahil sila ay dinabi ng INC. So yan ang indirect lobby na ginagamit mo pa at tumatago ka doon sa journalism. Yun po ang hindi maganda doon. Meron pang congressman no? Meron pong nabasa ko yung artikulo nung Sabado. Ang nakalagay po doon, ang lumalapit daw, ang katuwang daw po sa paglapit ay isang Manny Cuevas. Ang nakalagay po doon, Manny Cuevas, an INC member
Manny Cuevas, kapatid daw po ni Justice Serapin Cuevas, na Chief Legal Counsel ni Corona. Eh, for the record po, nagtanong po ako kung ito po bang Manny Cuevas eh una, kung member ba ng INC. Ang sabi po, hindi. Hindi pa. So, una, mali yan. Ako na magsasabi niya. Kilala ko ho si Manny Cuevas. Dahil matagal ko na hong kilala yan. Siguro ever since nagkasama kami nung... una kong nakasama yan is noong 2004, no? Hindi ko member. Ang pagkalam ko, unless nag-convert siya kahapon o noong isang araw, hindi ko member ng Iglesia ni Cristo yan. Pangalawa po, kapatid doon ba siya ni Justice Cuevas? Hindi ko kapatid ni Justice Cuevas yan. Kahit tignan niyo hairstyle yan, magkaiba sa hairstyle ni Justice Cuevas yan. Hindi ko kapatid yan. Congressman, doon po sa dalawang puntos na yon, parang... humina yung pundasyon ng istorya dahil mali yun. Doon pa lang, basic po yun eh, no? I mean, basic statement of facts, di ba? Dapat naman, bago ka magsabing kapatid ni ganito, kapatid ni ganyan, siguraduhin mong kapatid, di ba? Hindi, ako sigurado ko, hindi siya kapatid. Tsaka congressman, siguro, tsaka kaya siguro binabanggit yung Manny Cuevas na miyembro ng INC, kapatid ni Cuevas, eh para magkaroon talaga ng connection, para may connect talaga. Pero sa punto... May mali siya ho dun eh. Okay, ngayon ko lang naalala istorya yun. Sinasabi nila, si Manny Cuevas eh supposedly may interest sa Piatco, di ba? Parang ganun eh. Mm-mm. So nilalagay, binabahira nila istorya na kaya si Manny Cuevas ay lumalakad eh dahil may interest siya sa Piatco at siya ay nakikipagtulungan doon sa Iglesia ni Cristo. Hindi ba napaka-irresponsabling pamamahayag yan? Pero ngayon, whether si Manny Cuevas may interest doon sa Piatco o hindi, hindi ko alam because kilala ko lang si Manny Cuevas pero hindi ko alam kung ano mga negosyong pinapasukan niya. Pero sigurado kung hindi siya kapatid ni Justice Cuevas. Pero nabanggit po, Congressman Toby, nabanggit si Senate President Juan Ponce Enrile, si Senator Jinggoy Estrada. Sila po ba eh, may deklarasyon na, nakausap nyo na ba sila? Ko, ang nakausap ko ay si... Ang nakausap ko si kasi nakausap ko si VP Jojo Binay. Opa. Nakausap ko. Pwede ko sabihin sa inyo, tinanong ko siya, kayo ba ay kinausap dahil baka tanongin ako, sabi niya wala. Pwede mo sabihin wala. Nakausap ko si President Estrada, sabi niya wala. Nakausap ko si Senator Jinggoy, sabi niya wala. Ang hindi ko lang makontak is si Manong Johnny. Okay. So, yung tatlo ho, nakausap ko ho, at sinabi lang wala. So, hindi ko alam bakit ayaw ilabas ng inquirer yung story ang yun. Okay. So, may statement ho kayong pinadala sa kanila para ilabas din nila? Sinasabi nyo ayaw nilang ilabas? Opo, meron ho akong statement. Pwede ko hong email sa inyo. Actually, na-email ko yata sa news desk nyo. Pero nung nagbigay ako ng statement, sinabi ko pa lang na walang kinausap sa amin. Dahil yun naman ang alam ko. Tapos after that, kasi alam niyo nagmamadali ho ako dahil meron tayong hinahabol na deadline. Kasi yun ho ang baka maging dahilan kung bakit hindi nila ilabas eh. After that, nagtawag ko ako. Tinawagan ko si BP, tinawagan ko si Senator Jinggoy, tinawagan ko si Presidente Estrada. Sinabi ho nila lahat na hindi sila kinausap, walang lobby, walang napag-usapan, hindi pinakiusapang bumoto, wala ho. Opo. So, ngayon, pwede kong sabihin na talagang categorically wala. Oo, eh kung talagang hong wala, eh, hindi hong maganda yan pareho sa religious group, sa Iglesia ni Cristo, at maging sa mga senator judges. Nang lilitaw, yung isang organisasyon, eh, naglalabi, yung mga senator judges, eh, nalalabi. Nakakausap. Ang problema nito sa istorya na to, Congressman, nagdi-deny po yung mga senador. Sabi na walang lumapit sa amin. Ang iglesia hindi naman official. May nagsasalita si Attorney Topacio. Si Attorney Topacio hindi po siya kailanman naging otorisadong spokesman ng iglesia, di ba? Nagsasalita pero kinukot na inquiry. Hindi naman kailangan mag-deny yung iglesia dahil wala namang taong lumulutang eh. Di ba? Kami naman, of course, we're a political organization. We have to protect yung pangalan ng una. Di ba? Kaya ako kami kay mag-deny.
as a religious organization, yung INC, napakalaki ko ng respeto ng lahat ng tao doon. Sa tingin ko naman, wala naman naniniwala, kaya hindi sila nag-deny. Pero ang pinupunto ko lang dito, eh medyo malisyoso ho yung article. At talagang pagdududahan mo kung ano intensyon ng artikulo. Yung, eh, paano po yun? Ito po yung huling tanong ko. And then, sabihin natin, somehow na tamaan ang Senado, ang mga senador. Number two, natamaan po yung INC as an organization. Yung una, sabi nyo, nagbigay kayo statement, dinilabas. Ano gagawin yung hakbang? Hindi, makikita na lang natin. At least nagpapasalamat ako sa inyo. Binigyan nyo ako ng pagkakataon na ipaliwanag yung side ng una, no? Na para makita naman ng tao na hindi lang naman, kasi ang sinasabi nila, madaming interest dyan sa impeachment na yan, eh. So dapat ipakita rin na merong mga journalists na may interest din dyan sa impeachment na yan. No? Hindi lang naman yung ordinaryong tao, hindi lang political organization, madaming may interest. Kasi kung hindi nila ilalabas yung source, hindi ko alam bakit hindi nila mailabas, eh. Mm-hmm. Diba? Yung impeachment na nga natin, puro hindi na nga mailabas yung source, eh. Hindi na nga mailabas si small lady, hindi na nga mailabas yung nag-iwan ng envelope sa gate. Kala ko natapos na yun noon sa presentation ng evidence ng prosecution, eh. Hindi ko alam, pagdating pala natin doon sa cross ng defense, doon sa mga hostile witness, ganun din pala story ng mga yun. Ay nako, Congressman, salamat po sa inyo at magbabantay po kami dito, lalo na bukas, sa impeachment trial ni Chief Justice Corona. Thank you, Congressman. Opo. Thank you po. Thank you po.